June 15, 2024 ay ang last month season hunting ng mga labuyo. Ako ay napaakyat ngayon dito para mag-try o makatiyamba kung sa pinakahuling month ng katihan ay makakakuha pa tayo. At ako nga ay nandito na sa may taas ng bundok para makiramdam kung may mga titilaok pang mga labuyo. At sakali makapag-sit up tayo. At kung tiyambahin nga ay ang buwan ng June ay pinakahuli na buwan nga ng paghahunting sa mga alpas, ay baka swertehin at makahuli tayo. At dito nga sa may kinakatayan ko mga idol ay nakikiramdam ako kung may mga titilaok pang alpas. At kung may pagkakataon ay makapag-sit up tayo. Kasi nung nakaraang mga buwan itong taong season na to ay isang labuyo lang ang aking nahuli, walang iba kundi si Laba. At ang nagamit kong pangkati ay si Tesoy. Hindi tayo nakapagkati ng maayos kasi mas inuna ko yung mga pa-order ng mga CI. At sa dami nga ng mga nag-order ay isa lang ang nahuli natin dahil hindi na tayo nakapagkati pa. At dumayo rin ako ng karamuan ng ginubatan, yun din, malas, wala kaming nakuha. So ngayon mga idol ay tuloy tayo sa taas ng makarinig tayo ng tilaok ng alpas. Disclaimer: this video is intended for educational purposes and documentation only. No animals were harmed during the filming. Our goal is to share knowledge and document our experiences in a responsible and ethical manner. Thank you for understanding and supporting our efforts to promote education and awareness. Meron akong, may narinig ako mga idol na tilao. Nandito lang siya parte. At biglang nawala. So yan, nandito, tumilao ko. Nandito parte. So yan, papasok tayo dyan sa masukal na yan. Hanap tayo ng mapagsesetapan. So ayun, nandun parte yung tilaok niya. At sakali, ang tanong lang ay kung mapapalapit pa natin o hindi. Dahil nga last hunting season ngayon. Ayun. Mga ano na ang mga labuyo, tawag dito. Lugon na. So siguro ito ay matigas pa ang balahibo nito. Kaya nagtitilaok pa. At dito tayo dadaan mga idol, puntahan natin. Ayan, naririnig ko yung tilaok niya. Nawala yung tilaok ng alpas mga kalaglag. Kaya subukan nating tawagin. Gamit natin tong isang cellphone para magpakaka. Sumasagot. Hintay nating sumagot mga idol kung nasaan siyang parting lugar. Bigla siyang nawala nung palapit na ako eh. Kaya lang tayo maghintay. Titilaok din yan. Nawala na yung tinig ng alpas mga idol at kakalakad natin. Napunta na tayo dito sa taniman ng mga magsasaka dito sa taas ng bundok. So, ito mga tanim nila. Mga sili. Ito ay kinakain ng mga ano, labuyo. Yung mga buto. Yan. Kanilang
dito sa paligid na to, siguradong maraming ano, nabuyo. So, may mga tanim dito ng papaya, may mga hinog na. So, akit pa tayo dun mga kalagalag, doon pa sa unahan. Wala na ako marinig na tilahok. Pero subukan natin umakyat doon. Dito may daan eh. Yan. Yung mga tanim nila. Sitaw. Saka mga malalaking ano. Tatawag dito. Sili. Akyat pa tayo ng kunti. Wala man lang paparamdam. Meron namang dalawa kaso wala. Pag nilalapitan natin, nawawala. Dalawang magsanga. Magsanga yung daan. Ito tayo. So yan, may mga taniman pa dun sa kanan. Yung mga magsasaka dito sa taas ng bukid ay gumagamit na sila ng motorsiklo. Tatanaw akong kubo. Baka may tao. Magpaalam tayo kung sakali. Parang walang tao Marinal daw tabi. Marinaga. Parang walang tama nga doon. Pag tayo pumasok. Dito tayo sa likod ng kubo dumaan. So yan. May balon. Yan mga idol ang tanging pinagkukuhanan ng tubig dito sa taas ng 5 kilometer. Yan sila umiigib. Tubig ulan. Pag nasaing, magugas, dyan sila kumukuha. So yan ang teknik ng mga taga ano, taas dito sa 5 kilometer danger zone. So unahan pa, kung akyat pa tayo dyan ay mas mapapalapit tayo dun sa ano. So yan, yung tanging ano nila mga kalagalag na pagkukunan ng tubig. Ito ang sinyalis na kapag June ay madalang na ang natilaok. So yan, yung mga tanim sila dito kaso parang paano na wala na so walang tao yung kubo mga idol. So yan, hindi tayo pumasok kasi baka maabutan tayo ng mayari baka mapagalitan tayo. So ito yung ano, pataas pa hanggang dun dulo. So yan mga kalagalag, yung hindi masyado makita dito eh. Hindi mo tanaw. Masukal pa dyan pagdating dyan. So atras na tayo. Balik tayo doon sa baba. May isa pang kubo dito mga idol oh. Maraming tao. At mayroon pang ano, kaya ito. Nakatayong sahaw, may mga kahoy. Yan mga kapagalan. Usisayin natin to. Ba't ganito to? Yan. Mayroon siyang ano, daluyan ng tubig.
tapos diretso dyan pababa. Ayan. Kapag naulan mga idol, ito ang tanging kinukuha na nila ng tubig. So yan, dadaloy dito yung tubig pag malakas ang ulan. Ayan, babagsak dito. Diretso dito sa butas ng sako. At ito rin, dito, pag dumaan yung tubig, pagpunta dyan, dito bubuhos na pababa. So yan mga kalagalag ang technique ng mga taga ano, Mount Mayon dito sa 4 to 5 kilometer. Mahirap kasi tubig dito eh. Wala ditong sapa, balon. Tanging pag-asa dito ay ulan. So diretso na tayo pababa mga kalagalag. Parang meron doon. Punta natin. Doon parte ako galing kanina mga kalagalag. Doon natin sinundan yung unang tilaok ng labuyo. Kaso hindi nga natin na ano, naset up ang kasi bigla na lang nawala yung tilaok niya. So yan, hanggang doon mga idol, pumunta pa ako doon sa unahan, may gilid nung Black Laban na yun, yung tuktok na yun doon. So, makita natin yan si Mount Mayon, napakaganda ng view niya sa ngayon. Kahapon, malakas yung ulan, alas 3, e medya hanggang alas 5, pero ngayon maaliwalas yung panahon mga kalagalag. So yan, ito ang part ng Black Laban. Kung saan doon yung taniman ha, pinanggalingan natin doon parte. So tuturo ko sa inyo mga idol. Marami kasing nangangamusta kung ano na ba si Vulcan, yung pangkatin natin na nakalpas. So dito yun mga idol, sa part na to, doon parte. Ayan, doon si Vulcan nakalpas sa akin last year. At papakita ko yung bangin kung saan siya namamalagi. So ngayon wala kang maririnig na tilaok. Yan mga idol oh. Yan parte na yan. Bangin yan. Kasi ito kinakatayuan ko yan. Malaking bato. Batuhan to kasi ito nga ay Black Laban. Doon naman sa parte na yon ay malinis na lugar yan. Diyan dumadaan yung mga motorsiklo kapag naakit doon sa taas. At diyan nga, diyan, permanente na diyan si Vulcan. Ayaw niya nang umakit dito sa patag. Yan, patag yan. Nasa taas tayo mga kalagalag ng Black Laban. So yan, mga bato. At itong nahawakan ko na to, yan, nasa mataas tayong lugar. So yan, makita natin ang view. Gandang lugar mga kalagalag. Ito'y aking binabalik-balikan. Nakaka-relax dito. Ito yung gusto ko, yung nature talaga. Yung paikot nito, pag natanaw mo, marirelax ka. So yan, si Mount Mayon. Shout out sa lahat ng mga nakakatanaw sa Mount Mayon sa ngayon. Napakaganda. So yan mga idol, wala tayong marinig ni na isang tilaok man lang dito. Ayan, alas 6:30, pero walang nagpaparamdam. Pero maghihintay tayo, maaga pa naman. At ito nga yung background natin, napakaganda. At shout out tayo mga kalaglag doon sa gustong magpasigaw ng kanilang mga pangalan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So, shout out tayo. Okay mga kalaglag, shout out tayo sa mga nagpapa-shout out. Shout out tayo kay Lodes Chris, kay Joel Lamigo. Shout out niya mga Daet family, Lamigo family ng Camarines Norte. At shout out kay Glenn Camano ng Olongapo City. Larry Onyeta at shoutout kay Tigkalap,
kay Benji Balabat ng Liloan, Southern Leyte, at Roderick Argame. Shout out kay Hector Luison ng Tubay, Agusan del Sur. Shout out sa mga taga Agusan del Sur, mga idol. At kay Rodolfo Antulin, Umipig ng Bulacan. Kay Jerick Batalyones. At shout out kay Marjorie Marjo. At kay Rumi Apuyan ng Palawan. Shout out sa mga taga Palawan. At kay Priano Mendez ng Masbate. Shout out sa mga idol. At kay Joseph Apuyan ng Kenta Rizal. At sa panguli, kay Jigan Nilya ng Southern Leyte. So yan mga kalaglag, shout out sa inyong lahat. Naghintay pa tayo ng mahigit 2 oras. Balit, wala na talaga tayong narinig na may nagparamdam pa. So yan, talagang last season hunting na. At kailangan na nating magligpit ng mga gamit. At para sa next year ulit, sa pagbalik natin ng gubat, mga buwan ng January, February, March, April, May, ay bakbakan na naman yung pangangate, ay makabalik ulit tayo dito. At congrats ko ang mga kahunter natin sa kagubatan, mga kalagalag natin na sinerte at pinalad na makapanghuli ng maramihan. Lalong-lalo na yung kaibigan ko dyan sa Karamuan, na si Tres Narbato, at dyan sa Ginubatan kay Gianlo Nota, at sa isa pa dyan sa Bulusan, Sorsogon kay Albert Fuentes. Lahat sila ay nagbabalita sa akin na sila ay laging nakakahuli ng mga labuyo, mga idol. At siyempre sa lahat ng mga counters natin sa buong Pilipinas, congrats sa lahat, at balik ulit tayo next year sa kagubatan. Maraming salamat, mga idol.